So mga tol, alam naman natin na ang naka-sparring ni Naoya Inoue para sa paghahanda nito kay Dunari bago ang naging laban nila noong June 7 ay ang mga Pinoy na si KJ Kataraha at Pete Apolinar. Na ibahagi nga po ni Pete Apolinar ang experience niya dito sa hapon na si Naoya Inoue. Sa YouTube channel nga mga tol ni Mandarigma 80 Sports, sinabi ni Pete Apolinar na masipag daw talaga sa training itong si Inoue, maging ang kapatid daw niyang si Takuma Inoue. Makikita daw ang focus nila sa training at seryoso sa kanilang ginagawa. Naka-sparring na din daw niya dati itong si Naoya Inoue. 2 taon na daw ang nakakalipas, pero mas lalong lumakas pa nga daw ito ngayon kung ikukumpara nga daw ang lakas ni Inoue. Parang nasa featherweight division daw ito. Hindi lang naman daw si Inoue ang may ganitong lakas, maging si Casimero ay nasa featherweight din daw ang lakas. Dagdag pa ni Pete Apolinar, mga ibang fighter daw ang mga ito. Pero para daw kay Pete Apolinar, pagdating naman daw sa estilo, bagamat mabilis itong si Naoya Inoue, kakaiba daw ang galaw ni Casimero. Kaya para sa kanya, mas mahirap daw kalaban si Casimero. Samantala, naibahagi nga din ni Pete Apolinar kapag nagtitraining daw ito. Nandoon daw lagi at nanonood ang makakalabang niyang hapon na si Yusuke Take. Sa hindi po nakakaalam mga tol, nakatakda po ang laban nila ngayong August 26. So every time nga daw na nag-i-sparring si Pete Apolinar, nakamasid daw itong makakalaban niya. Kaya naman, ang ginagawa daw ni Pete Apolinar, hindi daw niya pinapakita ang best niya sa sparring. Dahil nga nakamasid lagi itong hapon. Pero kapag itong si Yusuke Take naman daw ang nag-i-sparring, hindi naman daw niya nakikita. Kaya naman, mukhang pinag-aaralan daw ng kalaban niya ang mga galaw niya sa ibabaw ng ring. Kaya abangan din natin itong laban ng ating pambato na si Pete Apolinar, na kampiyon sa OPBF Super Bantamweight title. At nakataya nga dito ang titulo ni Pete Apolinar. Sa kabilang banda naman mga tol, nasa Monterrey, Mexico na nga po ang ating kampiyon sa IBF World Minimum na si Rene Marquarto. Lumapag na nga po ito sa Mexico kahapon ayon dito kay Silver Boys TV. Kasama nga po nito ang coach niya na si Nonoy Neri. Unang depensa nga po ito ng titulo ni Rene Marquarto sa kalabang Meksikano na si Daniel Valladares. At doon mismo gaganapin sa balwarte ng kalaban. Ito din ang kauna-unahang laban ni Rene Marquarto sa bansang Mexico. At sana madepensahan ng kababayan natin ang titulo. Ngayon July 1 na nga po ang laban nila. At July 2 naman dito sa Pilipinas, araw ng Sabado. Sa kabilang dako naman mga tol, nagpakita nga po ng training itong si Ray Vargas, ang makakalaban ng kababayan natin na si Mark Magsayo. Sa video nga mga tol, nagpakita ng lakas ng suntok itong si Ray Vargas at bilis ng kombinasyon. Kapansin-pansin din na nagpapakawala ito ng mga uppercut. Kaya malamang neto mga tol, ito ang sinasabi niya na ika-counter niya si Magsayo kapag pumasok ang Pinoy sa kanya. Kung matatandaan natin na sinabi ni Ray Vargas na malakas nga daw itong si Magsayo, ngunit kukontrahin daw niya gamit ang kanyang counter. Sa July 9 na nga po ang laban nila na gaganapin sa Alumidum San Antonio. At July 10 naman dito sa Pilipinas, araw ng Linggo.